Good morning! Pag-uusapan natin ngayon kung paano kumita at magkano ang pwedeng kitain sa programang pangkabuhayan ng Philtycoon International. Para makasama ka sa livelihood program na binibigay ng Philtycoon, kailangan mo lang bumili ng product package o isang bag na products. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos only. Kapag nakabili ka na ng product package, automatic kasama ka na sa programa at pwede ka na kumita ng napakalaking pera. Tama, napakalaking pera ang pwede mong kitain kapag ginawa mo ang programa ng Philtycoon. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano ang mga benepisyo na matatanggap mo pag ikaw ay isa ng member ng Philtycoon. Una, magkakaroon ka ng 25% lifetime discount. Pangalawa, magkakaroon ka ng personal dashboard na kung saan dito mo makikita lahat ng income mo at mga sales na pumapasok sa'yo. Pangatlo, qualified ka na sa ating free online and offline trainings. Pang-apat, magkakaroon ka na ng multi-million business. Diba napakaganda? Lahat ng yan ay matatanggap mo once na bumili ka ng product package kay Philtycoon. Ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga paraan kung paano kumita sa Philtycoon. Una, pwede ka kumita sa direct selling o yung benta-benta. Dahil member ka na, lahat ng bibilhin mong produkto ay may 25% discount na. Halimbawa yung Dragon Fruit Coffee, 350 pesos ang SRP, ngayon mabibili mo na lamang ito ng 262 pesos, so may 88 pesos ka na income kada box na mabebenta mo. Kung sa isang araw nakakabenta ka ng 10 boxes times 88 pesos, meron kang 880 pesos na income sa isang araw. Ang galing, diba? Pangalawa, pwede kang kumita sa direct referral o sales commission ng unlimited 100 pesos. Sa bawat product package na mabebenta mo, babayaran ka ng Philtycoon ng 100 pesos. Halimbawa, sa isang araw nakabenta ka ng 10 product package times 100 pesos, kumita ka ng 1,000 pesos sa isang araw. Nakakatuwa, di ba? Ang maganda dito, mayroon tayong sistema sa pagbebenta, e-invite mo lang ang mga prospects mo sa office para makinig ng business orientation meeting, o kaya naman ay pwede mong ipapanood ang video presentation na ito sa kanila. Sobrang dali lang ng gagawin, di ba? Pangatlo, pwede kang kumita sa matching sales bonus ng 1,000 pesos kada mayroon kang sales match sa left and right sales group mo. Halimbawa, ikaw ito, kapag member ka na, bibigyan ka ng company ng dalawang sales group, isa sa left at isa sa right, at kapag may pumasok na sales sa left and right mo, may 1,000 pesos ka. For example, si Ana na invite mo at nag-join, kikita ka ng 100 pesos sa direct referral. Si Bess na invite mo din, kikita ka din ng 100 pesos sa direct referral. Ngayon nakita ng system si Ana nasa left, si Bess nasa right, ma-matchia ng system, additional may 1,000 pesos ka. Therefore, sa dalawang tao na na-invit mo at nag-join sa program, kumita ka ng 1,200 pesos. Siyempre si Ana may kaibigan din, na-invite niya si Carla at si Dan. Si Ana kikita din ng 100 plus 1,000, therefore si Ana kumita din ng 1,200 pesos. Ngayon si Bess na invite naman si Ed at si Flor, si Bess kikita rin ng 100 plus 1,000, therefore si Bess kumita rin ng 1,200 pesos. Diba napakaganda ng sistema? Lahat pwede kumita. Ngayon nakita ng system si Carla nasa left, si Ed nasa right, ma-match ng system, additional may 1,000 pesos income ka na naman. Ang maganda dito, nakita ulit ng system si Dan nasa left, si Flor nasa right, ma-match ng system, may 1,000 pesos ka na naman, therefore kumita ka na naman ng 2,000 pesos. Ang saya, diba? Kahit hindi mo nakakilala ang mga pumapasok sa programa, basta makita yan ng system na nasa left and right sales group mo, kikita ka ng 1,000. Ang maximum sales match per day ay 3 matches, therefore pwede ka kumita sa sale match bonus ng 3,000 pesos sa isang araw, at tumitaginting na 90,000 pesos sa isang buwan. Maganda o napakaganda? Siyempre napakaganda. Ang tawag dyan ay law of leverage, it is the ability to multiply yourself, time and effort through others. Ito ang sistema na ginagawa ng mga mayayaman kung bakit lalo silang yumayaman. At ito rin ang sistema na ginagamit ng mga negosyante kung bakit lalong lumalaki ang kanilang negosyo. Guys, kung napanood mo na ang video na ito ngayon, huwag mo nang patagilan pa, mag-message ka na sa taong nagpapanood sa'yo ng video presentation na ito, at simulan mo na ang Philtycoon business mo.
dahil may dalawang scenario lang ang pwedeng mangyari. Una, pwede mo sabihin na, sana sumali na ako. Pangalawa, pwede mo naman sabihin na, buti na lang sumali agad ako, ngayon kumikita na ako. Nakamiga pa rin ako kasi galing kami sa Tanawan, Batangas. Nagkaroon ng awarding kanina sa World Council at isa po ako sa mga nagawaran. Anyway, sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung paano ba mag-encash sa Philtycoon. Dati, nagawan ko na ito ng video. Ito yung video na yon. Pero syempre, ginawan ko ulit ng bago dahil merong mga bagong updates. Like for example, dati ang cut-off, di ba, Monday. Ngayon, ang cut-off po ng encashment ay hanggang Sunday na lang, 11:59 p.m. Actually, everyday pwede ka naman mag-withdraw. Pero ang pinaka-cut-off talaga ay hanggang Sunday lamang po, 11:59 p.m. Take note of that. At kapag ikaw ay nakapag-encash, pagdating ng Friday, doon mo makukuha ang iyong payout. At ang good news, partner na rin natin ang Dragon Pay. So, pwede mong makuha ang iyong payout through bank transfer o kaya sa mga remittance center, LDC, M. Lillier, Cebuana, RD Pawn Shop at iba pa, GrabPay, PayMaya at GCash. Okay, makikita nyo naman dun sa options kung anong pipindutin ninyo. Piliin ninyong mabuti at i-input ninyong mabuti ang inyong mga detalye para maiwasan po na magka-aberya sa inyong mga payout. So, kung paano mag-encash ha, Philtycoon, panoorin ninyo ang video na ito. Let's start! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-encash sa Philtycoon. I-click nyo lang tong 3 lines and then punta kayo sa wallet and then transfer to wallet. Sa direct referral, ang minimum encashment dyan ay 300 pesos. Sa binary naman, ang minimum encashment dyan ay 3,000 pesos. So, click mo lang yung direct referral and then select mo yung account mo kung saan ka kukuha ng income mo dyan. Actually, na-transfer ko na yung akin kanina. So, skip na natin to. Punta tayo sa binary. Ayan, sa binary, dito naman, ang minimum encashment ay 3,000 pesos. Example, itong account mo na to. Ayan. Yan, na-transfer ko na kasi yung iba kanina. Kaya ito na lang sample natin. 3,000 pesos, click mo lang yan. Tapos, set amount to transfer, i-type mo dyan 3,000. Kung anong nasa taas, yun din itatype mo sa baba. And then, review transfer. Meron po tayong 10% na kaltas dyan para sa tax. Ayan. So, nakalagay ang gross 3,000, tax 300, 27 na lang po yung net. And then, confirm transfer. Ayan na po. Successfully transferred to wallet. Ganyan po ang lalabas. So, since tapos na tayo mag-transfer ng income natin, wala nang laman yung direct referral, wala na rin laman yung binary, i-click mo ulit yung 3 lines and then punta ka sa withdraw. Pagdating mo sa withdraw, okay, dito sa withdraw, magkano ang total, makikita mo dyan magkano ang total na na-transfer mo sa wallet mo. Oh, in my case, ang na-transfer ko sa wallet ko ay a total of 160,200. Yan po yung 1 week income ko. So, i-type mo lang dito yung amount, 160,200. Again, kanina pa lang transfer to wallet ko na yung iba. Nag-iwan lang ako ng 3,000 para gawing sample sa inyo. Ayan, 160,200 yung total na income ko in just 1 week. Tapos, ganito.
Sa Dragon Pay po natin, pwedeng makuha yung ating mga payout. Dito sa payout facility, magseselect ka lang dyan kung saan mo ba gusto makuha. Remittance ba? Check ba? Online transfer ba? Sa remittance, meron dyan mga Cebuana, M. Luillier, LBC. Check naman kung willing ka pumunta ng head office. Sa online transfer naman yung mga GCash. Basta lahat ng partners ng Dragon Pay, pwede nyo doon makuha yung payout nyo. So, wag lang kayo magkamali sa pag-select dyan. Kung Cebuana, marami dyan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong piliin. Okay? Sa akin kasi, check ko siya kinukuha kasi nagpupunta ako ng head office. So, click ko tong check. Ayan. And then, pag nakaselect ka na kung saan mo gustong makuha yung payout mo, 160,200 request OTP. Ayan. Tapos, iintayin mo po yung one-time password na ite-text sa'yo ng Philtycoon para makonfirm po yung iyong encashment or withdrawal. Ayun, meron na agad OTP. So, iche-check ko lang kung ano yung OTP and then copy. Yan. And then, ipipaste ko lang po doon. Ayan. Then, submit withdrawal. And then, click OK. Yay! Successfully requested withdrawal. So, ayan na po, guys. Today is Sunday. Ngayon, makukuha ko ang payout ko sa Friday. Ang net payout ko ay 160,150. And then, click mo lang OK. Tapos, makikita mo na siya dito sa iyong withdrawal history. Tignan nyo, guys. Withdrawal history ko. Ngayon ay 160,200. Last week, 159,000. 142,000. 161,000. 115,000. 92,000. Every week po yan na payout ko dito sa Philtycoon International. Ayan. Ganun po kaganda ang Philtycoon. And then, kung gusto nyong i-check yung tracking number or yung reference number ng inyong payout, i-click nyo lang tong details. Ayan. Lalo na dun sa mga pipiliin yung Cebuana or whatsoever, lalabas po yan dyan sa mga susunod na araw kung pinili nyo ay Cebuana, M. Luillier, LBC, etc. Yan, congratulations sa lahat ng nag-encasha Philtycoon. God bless! So, ayun guys, uulitin ko, everyday pwede kayo mag-encash, pero ang cut-off ay Sunday, 11:59 p.m. At Friday nyo makukuha ang inyong payout. I-input mabuti ang mga detalye para iwasan kung magkamali at iwasang magkaaberya sa inyong mga payout. At magpa-guide po kayo sa inyong mga coaches, sa inyong mga team leader para mas maisagawa nyo po ito ng mabuti. Congratulations sa lahat ng may payout at kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like and subscribe and please click the notification bell para nanonotify kayo every time na mag-upload kami ng bagong video. Anyway, feel free to join sa aming Facebook close group, Team Conquerors at Philtycoon. Pwede mo rin akong i-follow sa aking Facebook account, Joanna Marie Dadula. Sa Philtycoon po, sama-sama nating tuparin ang ating mga pangarap dahil lahat po tayo ay posibleng maging successful dito. Muli, ako po si Joanna Marie Dadula Kasumpang, isang top leader, top earner, star achiever ng Philtycoon in just 3 months and certified Philtycoon millionaire in just 5 months. Magandang buhay sa lahat and mabuhay po kayo lahat. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. On this video, tuturuan kita kung paano mag-encode ng new member or new invite dito kay Philtycoon International Company. Pero bago tayo magsimula, karaketero, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung bell button notification para every time na may bagong upload na pagkakitaan online, una ka sa makakapanood. Ang unang gagawin natin is maglalagin tayo sa ating account. Once nakapag-login na tayo,
So dapat meron ka ng lahat ng information na kailangan mo na dapat mong encode dito information ng iyong downline or new invite. So on this video, ituturo ko sa iyo step by step. So kung nandito ka na sa dashboard, nakapag-login ka na at nandito ka sa dashboard, dito sa left upper corner, meron diyang 3 lines. I-click mo lang yan. Then pag-click mo niyan, i-click mo yung accounts. And then dito, dalawa yung pwedeng pagpilian mo. Yung add head, it means mag-a-add ka ng ang account mo. So yung add downline, yun yung invite mo or new member mo na i-add mo. So i-click mo lang yung add downline. And then ilalagay mo rito lahat ng information. So nandiyan yung pangalan niya, last name, gender, birthday, and contact number, and sa email, required nila is Gmail. So now dito sa upline, automatic to. Kung sa mismong dashboard mo ikaw mag-encode ng new member, is lalabas dyan yung account mo. Now kung meron kang other account, is piliin mo lang or select mo lang kung saan mo siya gustong ilagay. So itong first account, yung nasa itaas yan ang first account. Ang pangalawa, second account, yung nasa baba, yun yung aking third account. So since gusto ko siyang idugtong sa aking main account, so diyan ko lang siya ilalagay. Now explain ko lang tong stream left. So doon ko kasi siya ipipwesto sa left. Sa left ng aking second account. Automatic siya, doon siya mapupunta sa left ng aking second account. Kaya siya tinawag na stream left. For example, imbawa, ito ka, and then na-invite mo si A, na-invite mo si B. Ngayon, yung si C, na-invite naman siya ni A. Now, na-invite mo naman ngayon si D. So, gusto mong ilagay si D doon kay A. So, automatic iyon. Dahil naka-extreme left ito, mapupunta yung si, na-invite na si D doon kay C. Kasi yun ang extreme left mo. At yun ay left din ng na-invite mo. So, doon siya papatak, doon siya mapupunta. Now, reverse lang natin, ganun din. Kung gusto mo siyang gawing stream right, doon siya mapupunta sa pinaka huling-huli na nasa right mo. Kung sino man yung nasa dulo nun, doon siya mapupunta. Once, ayan, nalagay mo na dito yung kanyang placement at kung sino yung magiging upline. Anyway, kung sino magiging upline dito, halimbawa, may 3 accounts ka, no? Pinili mo yung first account mo, dyan mapupunta yung direct referral. Okay? Kung pinili mo yung second account, dyan mapupunta yung direct referral. And yung placement, doon pa rin siya mapupunta sa stream left. So, yon. So, since na-send na sa akin yung code, so itong account number at account pin is automatic to. Ikiklik lang yung insert entry code na ganyan, then lalabas na yung code, then kiklik lang yung OK. Now, pag nandyan na yung code, kung ano yung desire na username ng downline mo, pwede mo siyang tanungin or pwede ka mag-create na sarili mo, then bigay mo na sa downline mo. And then sa password, pwede ka mag-create na ng password or pwede yung generic na password na 1234. So yun lang. Then click mo lang yung I have read and agreed with terms and conditions. So select mo lang yan and then create account. So okay. So pass forward tayo mamaya. So encode ko lang yung aking new member. So para rin lang sa kanyang privacy. So hindi ko papakita yung kanyang information. As I said, dito sa account number at account pin, wala ka nang gagalawin dyan. Ang gagawin mo lang dyan is i-click itong insert entry code. Now, since starter package siya, so i-click mo lang yung insert. Okay? Click insert. At yan na yung code. Now, maglalagay naman tayo ng desired username. It's either pinili yun ng downline mo, ikaw na, pwede ka rin naman. Ikaw mismo mag-create ng username niya and then password. So, yan. Nalagay ko na yung kanyang username and password. So, i-click mo na ngayon itong create account. Now, so dito mo na makikita, i-ano mo lang siya, i-review. So, para makita mo kung sino yung kung saan siya nag-login, kung saan in-encode, sino yung sponsor, saan yung placement.
So diyan mo siya makikita lahat. So pwede mo siyang i-review ulit. Kung di ka sigurado, balikan mo lang siya ulit. So pag okay na, sigurado ka na, i-click mo lang yung okay. And then click okay ulit. Yun. So na-add na siya. So tingnan ngayon natin siya sa aking binary kung na-add na siya. So tingnan natin sa structure. Click natin binary. And there you go. Yun na siya. Na-add na siya sa left. So yun na. So remember, pag stream left, sa pinaka-pinaka-ibaba, dun siya mapupunta sa pinakadulo. Pag stream light, ganun din. Sa pinakababa, pinakababa, stream right, sa pinakababa, pinakababa siya mapupunta. So yun lang. So ganun lang kadali ang mag-encode ng new member dito kay Philtycoon International Company. At kung hindi ka pa member at gusto mong maghanap ng pagkakitaan, so i-message mo lang ako or message mo yung tao magsishare ng video ito sa'yo para ma-explain niya kung ano pa yung mga kailangan mong malaman dito sa company ito. And idudugtong ko na rin sa video ito kung paano mag-change ng password, no? So para alam ng member mo, kapag bigay mo sa kanya ng username at password, so alam niya kung paano niya mabaguhin yung password. So pag nandito sa main dashboard, i-click mo lang tong image, no, dito sa right upper corner. Click mo yan, then may makikita ka dyan settings. So pag nandito ka na sa settings, click mo tong security. Dyan. So dito mo ngayon papalitan yung iyong password. Ilagay mo lang dyan yung password na binigay ng iyong upline, yung kinreate ng iyong upline. And then lagay mo lang dito yung new password. So ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Then click mo yung save. Then automatic yan, magla-log out ka or dapat mong i-log out, then i-login mo ulit siya para matest mo kung tama yung ginawa mo. So ganun lang kadali ang magpalit ng password. So yun lang, thank you so much for watching. Have a great day and God bless you.